Ano nga ba ang mga dapat tandaan ng isang driver pagkatapos niyang ma-involve sa isang aksidente sakali? Hindi po lahat ng banggaan ay natatapos sa arigluhan. Minsan pa nga, may insurance company ang hahabol sa inyo kahit nakipag-ayos ka dun sa naka-aksidente sa inyo. Kaya payo lang sa mga driver, kapag na-involve sa isang aksidente, isipin na natin ang worst case scenario from a legal standpoint. At ito ay makasuhan. At pagkaso ang pinag-uusapan, number one na dapat nating tandaan ay ang taong may pinakamagandang ebidensya, siya ang malamang na mananalo pagdating sa kasuhan. Pag-usapan po natin kung ano-ano ang mga ebidensya dapat nating hanapin pagkatapos ng isang banggaan. Usong-uso po ngayon ay ang mga dashcam kung saan nakikita ang pangyayari bago o during ng isang aksidente. Pati na ang aftermath. Importante pong i-save natin ang mga videos na ito. Kung wala naman po kayong dashcam, tumingin po sa paligid at maghanap kung meron pong closed circuit TV o CCTV cameras para makuha itong ebidensya at maipakita kung ano talaga ang nangyari sa nasabing banggaan. Susunod nito ay hindi lang mga videos, kundi pictures. Picturean agad ang pwesto ng mga sasakyan pagkatapos ng banggaan. Mahalaga po ito dahil madalas inuurong o ginagalaw ng isang nagkasalang driver kung tingin niya ay tagilid siya sa pwesto ng mga sasakyan. Kaya pagkatapos po ng insidente, picturean po agad ang pwesto para magkaroon ng ebidensya kung ano nga ba ang nangyari pagkatapos ng banggaan. Pwede rin pong picturean agad ang naging damage sa sasakyan ng inyong nakabangga o bumangga sa inyo. Mahalaga po ito dahil kadalasan kahit hindi bangga ng insidente laban sa inyo ay ipapasa sa inyo ng ibang driver o may-ari ang nasabing sasakyan. Picturean nyo na rin po agad ang lisensya at COR at plaka ng sasakyang na-involve sa inyong banggaan. Dahil po ang ating memorya ay minsan ay nagfe-fade, mahalaga rin po na gawa na natin ng sketch. Kung hindi po natin makita o ma-video kung ano ang nangyari, gumawa po tayo ng sketch pagkatapos ng insidente o sa inyong recollection bago mangyari ang insidente. Dahil baka po pag dumami na ang mga impormasyon na inyong pinag-iisipan, pag inimbestigahan kayo, maganda pa rin po meron kayong sariling sketch na maipapakita. Pag nakalap nyo na po ang mga video, pictures at sketch, tumingin din po sa paligid at baka may mga willing witnesses na mga nakakita ng insidente bago at during ng aksidente. Dahil ang mga testigo pong yan ay magiging instrumental kung papanig sa inyo o makakapagsabi ng talagang nangyari in support sa mga ebidensya nyo ng nakalap pa. At kapag nagkaroon naman po ng mga physical injuries, pagkatapos ng aksidente at kung wala pang dumadating na investigador, pumunta na po sa mga public health officers para magpa-check up upang ma-document agad kung ano ang mga nature ng injuries na inyong natamo. Mahalaga po ito dahil may mga pagkakataon na after 2 to 3 days pa bago nagpapa-check up ang mga biktima. At dahil sa tagal bago sila nagpa-check up, isang public health officer nagkakaroon tuloy ng doubts ang piskalya o ang husgado doon sa tinamong injury dahil ang human experience po ay dapat pumunta agad para makakuha ng paunang lunas kapag tayo ay na-injure sa isang aksidente. Bago po tayo magpatuloy, ang ating pong episode ay in partnership with One Rider na isang community of motorcycle riders na nagpo-promote ng safe at responsible motor riding. At bukod dito ay nagbabayanihan ang kanilang mga members para tumugon at tumulong sa mga tinamaan ng kalamidad. Isa pong importanteng usapin pagdating sa banggaan ay ang police report. Mahalaga po ang police report dahil nadodocument ng isang public officer o isang investigador ng Philippine National Police ang nangyaring insidente. Ngunit hindi po dapat mawalan kayo ng loob kung sakaling walang police report o hindi kayo makakuha ng police report. Dahil generally speaking po, sa mga abogado, ang police report ay hearsay. Bakit po ito hearsay? Ang hearsay po ay kwento lamang na narinig sa ibang tao. Wala naman po ang investigador during the time of the incident. Ang police report po ay collection lamang ng mga produkto ng investigation na ginawa ng isang PNP operative. Kukunin niya ang testimonya ng biktima, ang sinasabing nakabangga, kukunin niya ang testimonya ng mga testigo at sketch ng mga sasakyan. Doon po sa buong proseso na yan, kitang-kita po natin na ito po ay nakadepende lamang sa mga sinabi ng mga na-involved sa aksidente, pati na rin po ang mga testigo. Kaya, minsan po, ino-objectan yan ng mga abogado bilang hearsay. Ibig pong sabihin, maaari pa rin magtuloy ang kaso kahit walang police report dahil nga po, generally speaking, hearsay evidence po ito.
Ngunit kung meron na po kayong mga video evidence, pictures, testigo at kasama po ang police report, lalo pong lalakas ang inyong kaso. May mga pagkakataon po talaga na hindi magkakaroon ng police report o hindi na accurate. Ito po ay isang mga pagkakataon kailangan nyong itakbo ang inyong pasahero sa ospital para magkaroon ng paunang lunas. Sa mga pagkakataong yan, hindi nyo po kasi aantayin ang investigador para lang magkaroon ng police report sa nangyaring insidente. Uunahin po nating maisalba ang buhay natin o ng ating pasahero bago po tayo mag-undergo ng investigation. Kaya, ang ating pong suggestion, kung kaya, kumuha ng police report. Pero kung wala nito, huwag mag-atubili dahil maaari pa nating patunayan ang nangyaring aksidente kahit wala ang police report. Isa pa pong reminder natin, may mga insidente po na nagkaroon ng banggaan at hindi po huminto ang isang motorista. Pwede pong sabihin na natakot siya dahil baka kuyugin siya o mauwi sa suntukan kapag huminto siya at tinulungan ang kanyang biktima. Para po hindi tayo maakusahan ng hit and run kapag na-involve po kayo sa isang banggaan at tingin po ninyo ay meron kayong reasonable basis to fear for your safety, maaari po kayong umalis sa banggaan pero kailangan nyo po agad pumunta sa isang police station. Kapag nagpunta po agad kayo sa isang police station at i-record po doon kung anong oras kayo o ilang minuto pagkatapos ng nasabing insidente, malalabanan po natin kung aakusahan kayo ng hit and run. Dahil kung kayo ay may balak na mag-hit and run, hindi dapat kayo pumunta sa isang presinto. Ngunit, para patunayan, kayo ay haharap sa nangyaring aksidente, ngunit natakot lamang kayo dahil baka may mangyari sa inyong masama kung hihinto kayo, dumiretso lang po sa police station at bumalik po sa scene of the accident kasama ang mga police. Kapag ginawa nyo po ito, hindi po kayo maakusahan ng hit and run. Kapag ang aksidente ay nagresulta sa physical injuries o di kaya may nasawi o nagkaroon ng reckless imprudence resulting to homicide, hindi po kayo automatically huhulihin ng isang investigador. Pwede niya po kayong i-detain pansamantala para lang po i-undergo sa isang investigation kung ano po talaga ang nangyari. Hindi po ibig sabihin na hinohold kayo ng isang police investigator, under arrest na po kayo. Tandaan lang po natin na kapag damage to property lamang po ang naging resulta ng reckless imprudence, kailangan nyo pong mag-file agad within 2 months from the time na nangyari ang aksidente para hindi po mag-prescribe ang inyong karapatan.